my business, the Northern Blossom. It's one of the tourist spots in Taapoq. You should go there and see the place. Napakagandang flower farm. Makikita niyo yung mga cabbage roses. And napakaganda ng Pilipinas. Yun yung isang ipagmamalaki natin dito. That's the reason why we're inspired na talagang lahat namin ginawa na doon ng shoot. Aside from that, a lot of places there na hindi pa namin na-explore, but they have these caves na Spanish Trail na hindi rin namin napuntahan pa, pero nadaanan. So, others, meron pang... Hindi siya dish. We're not familiar with... hindi siya dish places pala yung sinabi ko. I'm sorry. Pero may dish din daw. The dish, aside from... Ako meron ako, pero hindi dish directly. Parang alam niyo yung coffee wine. Yeah. Yung coffee wine. Coffee wine. Isa rin siya, alcoholic pala eh, no? Pero like, isa sa pinaka masarap din na natikman ko doon. Kasi yung character ko din, siya yung parang nagpo-produce ng pagkano coffee wine. And it takes time talaga para magawa yung isang ganun. Like, years ago. Mas masarap sa Starbucks. Actually, hindi, sa show naman tayo. Pero, I think kailangan nyo na try coffee wine. Anthony, mapait ba siya? Sobrang pait? Sakto lang eh. Hindi sobra. Pero malam yung parang may asin. Pag okay siya, hindi, parang kape pa din eh. Parang kape pa din yung lasa niya talaga. Pero alam mo yung parang may konting hangod. Oo, ganun. Tsaka mainit sa katawan. Mainit siya. Coffee siya, tas may halong. May sipa, ganun. May sipa. No. So bagay talaga sa malamig na clean. Oo, yes. Sakto. Sakto sa malamig. Correct. How about the other? Ilalim. Sobrang ganda nun. Tapos ako na afraid of heights nung nandun ako sa taas. Parang kumakapit talaga ako sa pagkabato. But it's a fun place to be. Yung parang pangbundok. Pagbundok. Madaming bato. Direct iba to sa location ng Forevermore. Yeah. Forevermore is in Baguio. Sa Baguio kami nag-shoot nun. So, ito naman is Atok Tengket. So dito sa Atok? Mga 2 hours pa siya away from Baguio. So kayo pa lang ang unang kapag-shoot dito? Meron na yata mga iba, but hindi siya talaga yung entirely. But this is a show entirely shot in Atok. Great. Vibe, meron ba kayong memorable place? Siguro hindi po place. Yung daan po, yung pag-ganong-ganong daan. Zigzag na daan. Kasi syempre nasa taas. So like, yung daan niya talaga is like, pag-ganon-ganon. So pag nasa van kami, kumakapit kami sa mga upuan na ganong levels po. Coaster. Opo, pero deserve naman yung view. Yeah. Worth it naman. Yeah. Tsaka hopefully, this show shows to everyone na Atok is really a beautiful place. Yeah. And papakitin beautiful. Kailangan natin ma-acknowledge yung mga locals dun. Kasi without them, we won't be able to shoot there. Tsaka, medyo na-sad rin ako in a way kasi nobody, I wouldn't say nobody cares about them, the locals that lives there, but I just wish there's more acknowledgement to the farmers out there. So yun, that's what I hope rin for this show, to show everyone in the Philippines na Atok is such a beautiful place. In terms of food, meron dun sa likod lang ng ano. Kasi wala siya talagang malalaking restaurants, no? Atok, as in parang talagang sobrang parang remote na small town siya. Pero merong isang restaurant na maliit lang sa likod ng munisipyo. Na, sobrang sarap ng siopaw nila doon. Hindi ko alam kung na-try nyo. Pero sobrang dahil nagkagalagala na so, sila nagsishoot ako. Hindi naman ako pasabay nilang pumunta doon. But I was there. May siopaw doon na sobrang sarap. Saka yung kanilang halo-halo. Ang weird may halo-halo sila sa akin. Pero libre yung ano, in fairness sa kanila, yung kape nila doon. Isang bayaran lang, pero parang isang pitchel ba? Isang kapitir. Wala lang. Mag-kape na lang. Wow. Hermos. Saluha ko ng bala. Ibang level ba? Sumalo na ba? Siguro, lahat gagawin mo sa kaibigan mo. Mapa-up and down. Hindi, para siyang relationship din eh, like a couple. Sino yan? Like, ikaw yan. Like, tunay na kaibigan para sa akin talaga is, yun, up and downs, laging nandyan para sa'yo.
Left and right. Yes. Side to side. Memories fall. Joke lang kumanta na, no? Yun, katulad ng WISE, Team WISE namin, like, sa problema, andyan kami lahat, lumalaban kami, lalo na sa kasi, and of course, sa kasiyahan, andyan din kami para sa isa. Yun, for me. Sa akin naman, for me, ang tunay na kaibigan, hindi kayo iwan sa ere. Ups and downs nga nandyan. Kung ano man yung kailangan mo, tutulungan ka. Tapos, may naisip ako kanina, nawala na today. Ano na yun? Nala, ayun, hindi ko maalala. Magbabalik po siya. Ano na nga? Anong gagawin mo for a friend? Ganun. For a friend? Yeah. Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa akin? Hanggat sa... hanggat saan ang kaya kong gawin? Hanggat kaya ko. I mean, parang... Hanggat kailangan mo yung tulong ko or hindi man, susuportahan kita. Pero syempre, pagka alam kong mali ka, dadaanin kita sa maayos na usapan na alam kong mali ginawa mo, ganyan. And, ayun, yun yung sa akin. Naayos yung friendship for me. Naayos sa mabuting usapan yung mga pagkakaroon ng problema. Ako naman ba? Mm-hmm, go ahead. Ako, bad trip ako sa mga kaibigan. Alam niyo, utang lang. Tapos, pagsingilan na. Wala. Mga ghost. Siguro, ano yung kaya kong gawin para sa kaibigan ko? Kung ano yung kaya kong ibigay lang siguro. Kasi hindi naman natin pwedeng ubusin yung sarili natin para sa ibang tao din. So I think mas maganda na steady pa rin tayo kahit na alam natin kung ano lang yung advice. Kung financial man, problema niya, kung ano lang yung kaya natin ibigay. Pero, di ba, kasi minsan may mga taong kaabusuin ka eh. Once na alam nilang kaya mo to eh, kaya mo namang gawin to eh. Bakit di mo gawin? So, I think mas maganda na balance lang din tayo. Pero kasi ako, alam naman nating lahat pag tititignan lang natin yung tao kung sino yung totoong kaibigan o hindi. Yung alam na mas maganda lang yung mga sinasabi about sa atin. And ayun, siguro, kaya mong gawin. Sakto lang. Wag lahat, ganun. Easy. Just give your left, don't give your right. Kasi totoo. Wala ka na matitira para sa iyo. Alright, any more answers? Ano lang, for me, basta genuine lang yung friendship talaga, genuine yung connection, and like walang inggitan, walang selosan, kasi yun talaga for me importante na parang magkapatid na talaga yung turingan, and like, one call away or one text away, parang you're there for each other talaga, kahit wala kayong gawin, okay lang, di ba? Yeah, through boring times, through, you know, fun times, and dyan pa rin kayo sa isa't isa, and ang kaya kong gawin for a friend, syempre, lahat ng kailangan niya ang bibigay ko. Yun. Ako meron pala. Basta meron ako. Yun. Ako naman, actually, I really appreciate Will kasi si Will kasi really relates to me. Si Will is an outspoken person. Literally, he would literally like take the bullet from anyone. Any of the people here. I will literally jump through fire. So, to be a good or rather true friend is to literally protect them with everything you have. Saludo siya nang ba? Ako, bibigay ko lang yung bone marrow sa bulalo ko. Pwede din. Baka masaya. Hindi calling bawas pa. So, yun lang po. Ayun, ako po dun si Dad. Sana po supportahan mo po ang mga Team WISE sa mga Labertans. Salamat po sa mga nandito, sa mga sumusuporta sa amin. Sana po panawag ko po yung Tara G, malapit na po, October 7. Ayun po, salamat po. Natawa siya. Pero actually, JC, you have never seen God. This one, no? Diba? Palapit na po tayo sa launching ng Tara G. Ayan. What do you guys think? Wow! Galing eh, oh. Grabe. Tara G sa syudad. Sana ako nakatingin dyan. Wow! Natingin mo ah.